pinapataas niya din agad talaga yung level dito, pero bottom lane. Oh, control naman din ng Omega yung lane nila dito. Sa mga nagtatanong, si JG yung stand-in ng Omega, hindi po naglalaro si Mac this game, for this game. Ito, di-disrupt niya lang yung pool dito. Or I mean yung stock. Stock pool dito nagawa ni. Pero si CML meron pa siya dito. Sa stock, sa may ano lang small camp. So ubos na naman yung creep wave dito ni. Dumalaw sila dito sa XP ah. Yung Omega Esports, ang ganda ng husay dito ng pag-pull ni CML. Pero magpo-pull din itong si Aku. Which is na-pull, diba? I think kailangan niya. Kailangan niya mag-pull dito kasi ah, hindi niya na-pull. Malalim yung lane nila eh. Eto. Late sila sa pagpunta. Naubos agad yung ano. Kaya tingin mo si Lai naglagay ng sentry dito sa may small camp. Hindi na din. Oh, parang hindi na din makapag-stack. Sobrang boss nung ginagawa ni CML eh. So guys, 6 minutes into the game, wala pa rin masyadong action na nangyayari. I think this will depend kapag nag-level 6 na yung mga mid laners natin. Tiny and Ember Spirit. Malilikot na mid laners naman yan eh. Interesting ano ah, skill build kay Trent and Kreptov. Naka-level 2 yung Lichin. Hindi naka-level 2 yung Living Armor or yung ano, yung Nature's Grass. So focus siya dito sa lane. Ayaw niya dito ng build na okay. Ang ikot din, kasi Roji, delikado nga. And Samage will get that kill onto the Trend Protector. Yun, palalim lang din kasi siya, or na out position din yung Trend Protector doon. Sa may gitna ah, nasa ulap niya JG, etong si Nea. Ayun nga yung sinasabi natin eh, sobrang sakit ng damage ng Tiny on the early game. Pag nakombohan lang talaga itong si Nea 666. So kailangan, I think Infused Raindrops na para kay Nea 666, pero yun na naman another kill makukuha ni JG dito. And good rotation para dito sa Tiny, dalawa agad yung nakuha niyang ano. Kill. And hindi pa siya tapos ha, pupunta pa siya dito. Ready to fight pa itong Tiny, makakasalubong nga itong si KP there sa Avalanche Toss combo. Konting palo na lang at binato na ng troso sa mukha. KP will fall down. 3 kills going in para kay JG. Ganda nga ng rotation din ni Tiny. Oo, sulit na sulit. Sulit na sulit. Kahit na walang nakuhang rune. Dahil enough na yung mana niya, meron kasi siyang power thread. So ini-switch niya lang yung thread siyang into-in pag siyang pumatay. So sobrang laki na mana niya. And Earthspike, tumama nga rin dito on to Shanks. Pero napapaligiran si Nea 666 dito, tumama nga ba yung Kukui? And it didn't, mamamatay pa rin si Shanks. At sinaka Flame Guard din naman siya dito. Meron na ba siyang Infused Raindrop? There's, oh, dito mama yung ay. Yung mga nagtatanong, sino daw si JG? Neon siya last season? Siya na nag-post for ata siya doon or offlane ba? Tama ang ba? Last team niya is nalala kasi Reckoning Esports. Reckoning Esports siya. Kampi niya si Ken tsaka si Rupido. Pero yung isa sa mga malalaking teams na nalaroan ni JG was Neon talaga. Post for ba siya doon or offlane? Offlane. Nung wala pa si Playhard. Natsumi. Si Natsumi. Okay. JG, kung saan sabi ni Dayan? Up, huli na naman dito with that Searing Chain. Meron pang connection ng Earthspike dito with the Mana Drain. Tignan natin, dami nagre-react sa side ng Omega dito. There's the toss. Sino nga ba yung napunta dito sa may tower ng Omega Esports? Pero Nea 666 still alive and wants to fight on the mid lane. Wala na siyang mahuhuli dito. Maasin mo siya dito kasi kutipo. Oo, tamang kulit lang din. Nakamax yung ano niya, Slight of Fist. Pero naglagay agad siya ng ano dito ah, ng Searing Chain. So level 2 pa lang yung Flame Guard niya dito. Wala na pa rin mag-ingat dito sa combo ng Tiny. Kasi pag wala siyang Flame Guard or at siguro na kayo yung Flame Guard niya, pwede pa rin siya ma-combo ng Tiny dito pag medyo mababa yung kanyang HP. Yes. Direk, mapapakita daw po ba yung net worth natin and yung mga last hit? Ito, nakikita ko naman siya. Makikita mo dito. Nakikita mo ba? Naka-watch kasi ako eh. Naka-watch kay Kuya Rem. Ito, may kita mo to dito sa nangyari pa si Tour. Pero anyway, naku po, delikado si Samage dito and this Legion Commander will fall down. There's the reaction from Omega Esports, Snapfire and Tiny ready to defend dito sa bottom lane. Pero Nea 666, tamang kulit lang din dito sa gilid mid 1, happily farming. Nagamit na din na niya yung kanyang God Strength? Mm-hmm.
Tang farm lang. Ito, reporter na lang, reporter na lang ako akin. Yan si Tiny 56 yung last hit niya. 56-2. Oo. Kaso ayaw pa ayos natin yan, guys. Hindi pa din namin nakikita dito eh. Tara, at least nakikita. 10 minutes into the game. Network. Overall network dito, less than 1K gold lead para sa Omega Esports. Tino naman, hindi siya nag-ano madness dito, Recta Maze. So, gusto niya sumabay sa pag-farm dito. Yes. Respect. Gusto ko to. Ayoko na nga yung tipong madness MKB, yung mabis mag-online na item. Kasi sayang din yung chrono niya, kailangan at kailangan niya talagang sumama dito at some point. Pero, yung atin mana drain, grabe naman si Afu dito. And going for Blink Dagger na itong si JG. So, I think pagka nakuha niya itong Blink Dagger na ito yung mga supports, kung nasa backline sang SMG, kayang-kaya na niyang dive. Pwede sumama na agad itong si LC or si Snapper. Oo, para makakuha si ng ano din, para makakuha din ng dual damage victory itong si, ano, si Sam H. Si Sam. Pero stocks dito, okay. Kinukuha ni Tina, pero medyo nahirapan siya. Wala mo siya dito way para. Wala siyang pang farm eh, pero maayos pa siya dito ni Mid 1, maayos lang nga ba dito. Pero inagaw lang naman yung stocks. Lang. May spend kasi sa SMG. Sila yun natin nag-i-stack nun, hindi yata yung Omega. Dahil for sure di naman i-stack yun ni CML. Dahil di naman kaya i-clear ni Void yun ang mabilisan. So, buti naman. Eh, good thing yun sa side ng Omega pala kasi nakuha nila i-stack sila yun. May na-duel ito sa gilid. Ayun na nga, makukuha nga ba? Uy, hindi auto nakuha yung double damage victory and they want four more. Iyon na nga, grabe naman yung touch niya yung 666 dito pero binato na nga ng golem mga kaibigan doon sa kabilang dulo. Afu, pilit na nga ginugulo yung clash natin pero mamamatay pa rin yung kanyang mid laner dito. Nagtatago sa 3 line, dinadaan na lang sa onup ni Afu but this lion will be good as dead pa rin. And JG with the mega kill streak na nga. Grabe no, grabe si JG dito. Mega kill streak. Para dito sa kanyang tiny and sa may gita, i-defend to ng Snapper plus Priestess. Pero let's see kung for team SMG, i-defend ba nila itong bottom din or aya na lang ba nila. Para mag-TP itong si... Sino itong mag-TP? Si ano, AB. So mo ma-defend nila yung tower sa may bottom. Yung bottom lane, ayaw nila ibigay ng basta-basta pero tingnan natin may na-avalanche ito. Mid 1 going for chase on to this Legion Commander pero hindi ko masyadong makita. May hinahabol sila dito. Derek, nasaan na? Makakatakbo naman itong si Sam H. But nice death pa rin for Team SMG. Ganda yung decision making nila na i-defend yung baba. Kasi nag-split yung Omega Esports eh. Si Boy at si Snapper nandun sa may mid kanina. Tapos si Tiny ni Warlock at si LC lang nandun sa may bottom bit. So imposible talaga makakuha ng Omega yung tower dun sa may baba ng sila lang tatlo. And Afu, okay. Ganun TP niya dito, stuck siya dito, para mapag-farm itong si Sven. Okay, walang problema, walang sentry, around this triangle, para mabosit yung pag-stuck dito ni Lion. So, lalong tataba itong si Sven. Faces Sven naman, meron na siya dito, ang best. Next item niya is SN, wala ka? Or BKB? Yeah. Okay, hindi ko nakakit. Manta, okay. Okay. Gets kung gusto mo. Yun! Chrono Spirit! Binaba na nga dito. And ito na nga yung combo din ng mga kaibigan. Mortimer's Kisses on to this Omni Knight and KP will fall down. They want more! May tinos na nga rin dito. Plus the duel. Tingnan natin kung makukuha na naman ba niya. And the overgrowth. Grabe naman, Roji. Will this be a turnaround para sa Team SMG? Pero mid one dito medyo naiipit. Tino, makakapag-time walk pa ba siya? Pero yun na nga yung cookie dito. Saves the day. They will take down this Sven at lalaban pa sila dito. Nea 666 running out for his life. Three heroes chasing down this Ember Spirit. Mahuhuli nga ba nila? Mukhang di na. Akatakas naman. Grabe. Pero nga pa, ganda ng cookie dun ba ni Shanks? Si Shanks? Oo, kundi dahil sa cookie niya patay na ata si Vincent. Pero lalaban pa ang Omega Esports dito. At last, nahuli na nila. Naku po, sobrang likot mo daw. Ember Spirit ka. And Earth Spike, katama nga rin dito onto Shanks. This might be a kill. At Finger of Death, gagamitin na nga rin dito. KP Max, mauhuli nga pa. Maiipit dito sa apat na heroes ng Omega. There's the duel. And tingnan natin, meron namang binato na golem dito. So, hindi na naman makukuha ni KP, ay ni Samich, yung dual damage victory. Pero Tino, he wants more. Ayun nga lang, na-stun nga lang dito nitong si Lion. Pero hahabol pa nga ba? Ito na naman yung toss na sinasabi natin. And Hex, just in time.
And fortification, binap dito ng Team SMG para gusto talaga nilang i-defend at ayaw nilang ibigay ng basta-basta. Pero Tino naipin nga rin dito. Are they going to kill? Yun lang! Press the attack, Sam H. Saving out itong kanyang carry dito. Pero KP, gusto pang humabol ah. Okay, ata sila doon. At least na deny dito ng Omega Esports yung tower nila sa may gitna. Mm-hmm. So wala masyadong nakuha, or wala talaga nakuha ang bounty yung SMG dun sa first tower sa may gitna. Yeah. Gandang teamfight versus side ng Omega Esports ah, na ano nila. Mm-hmm. Parang nakakite nila yung course dito ng team SMG. Nakakite lagi nila yung Heavenly Grace. Ang ganda ng ano nila, teamwork sa isa't isa, yung kupan nila sagipin yung sa isa't isa para walang mamatay. Yun na nga, teamwork makes the dream work nga. And sobrang tipid tips talaga ni Tiny kasi hindi nila kailangan kumuha ng maagang dagger just like you said earlier, 'di ba? Toss lang ni JJ ang kailangan pero nasiring chains nga itong si Tiny dito. Tingnan natin doon sa may likod. Press the attack, gagamitin nga back, nakasa na kayo overgrowth dito pero yun na nga, overgrowth tamaan itong si JG pero may Mortimer's Kisses doon sa likod pula sa nga mga E-Tech Apo at last makukuha na rin ni Samish yung dual damage victory dito pero lumalaban pa rin ang team SMG dito. Nasaan na yung Spencer and Vidwa na ipit na ako po ang lambot. Indeed, there's the Chronosphere, dalawa ang mahuli dito sa side ng team SMG. Mamamatay nga yung Sven dito and another press attack saving itong Tino or debuffing yung mga Unyeboe pero hahabol pa nga ba pag pro player. Habol to. Ano to eh, pag pro player mabilis kumagat yung time lock eh pero KP dito. There's no way out for this Omni Knight and at last makukuha na rin nila itong tier 1 tower on the mid lane. This is an early group up para sa Team Omega. Sobrang lakas nila kahit walang Chrono, di ba nakakalaban. With this Tiny, sa kanyang mobility, sa kanyang dagger, nakakapalag sila kahit walang Chronosphere. Enough ni Mortimer Kisses doon. Ang ganda ng ano, nung ginawa ng Omega Esports, kung paano nila tinulungan si Tiny, mas lang dagger in sa kanina sa may teamfight. Kasi siya yung nag-initiate. Pero ang ganda ng Mortimer Kisses, yung Mortimer Kisses na yun, parang in a way, defensive plus offensive purpose. Kasi, oo, pero Afu, napitas! Grabe si ano dito, si JG, godlike na siya dito, 9-0 na siya dito sa game na to. 17 minutes, 17 kills, yung Omega Esports, parang 1 kill per minute itong Omega Esports. Grabe, and they do have the 6k gold lead noon, sobrang agang timing nito para sa Omega Esports. And good, ano din naman, good decision din talaga na yung item choice si Tino is pang labanan din agad. Pero Sam H, makakapag-press the attack siya dito. He's now running out for his life na yung 666 with the chase. Pero I don't think na mahahabol niya itong Legion Commander. Dito naman sa may likod, CML. Na ano to, naka-smoke ba to or naka-invy rune? May mice pa to na naman. And this Tiny, nagwawala na po mga sir. 10-0. And 10-0 na siya. 10-0. Lawless game para dito kay Tiny sa ngayon. And for the faceless way, nakita ko kanina nakamanta siya pero mag-SN way na lang ata siya. Pero inisip ko kasi mag-manta siya siguro para ma-dispel agad yung overgrowth. Overgrowth, ang daming pang-root sa kanya eh. Si Ring Chains, overgrowth. Parang di na pa rin status resistant eh. So maganda rin na mag-manta siya kung saka-saka. Pero kung yung mga campaign naman niya is, mag-SN way na siya. Siguro, kasi kung tingin mo on paper, mas okay talaga yung SNY dahil mas mataas yung bigay niya ng na HP. Tsaka may mas mataas din yung movement speed na bigay niya. So, pero may group up dito for Omega Esports. They might want to take down this tier 2 tower ng Team SMG pero may reaction naman from Team SMG. De-defend pa rin nila to pero Chronosphere is up. Ganda na pwesta nila dito sa aggroad. Kitang-kita nila sa CCTV si Nea 666. Oo. Pero medyo mahirap to kasi may remnant ata si Nea. Pero nag-smoke sila dito on the back lines. Mukhang gusto nilang dekoran yung Team Omega dito. Pero mapapop out lang din mid-wall. Ito na si Mabilis. Hahabulin na dito. Uy! 3-man. Tatamaan ng golem dito. Pero CML will fall down just like that. Ito na yung tiny natin na nagwawala mga sir. There's the Guardian Angel. Tignan natin na finger. Pero that damage won't be enough to take down this tiny. JG napakunan din dito. Pero mamamatay pa rin. Makukuha yung streak niya doon sa likod. Mortimer's Kisses. Kinasa na nga rin. Samish, mamamatay nga ba dito? But di mangyayari yan. Makukuha pa rin ng winner chicken dinner. Ay. Pero Kaya pala, sir! Kaya pala hindi siya makapag-chrono, naglalag pala siya! Kanina pa siya bumibili! Kaya kanina pa nga siya, palakad-lakad dito sa gitna ng clash.
Pero naglulog daw. Log, sir! Yay, kalungkutan. Napakuso ng teamfight na to dahil mukhang dito ata sila mauubos dahil hindi na nila inayaan na makapag-out itong si Tiny once na nag-link in. So kahit maganda yung first one doon ni Warlock, napop niya agad yung smoke, napop niya agad yung kanyang chaotic opening kahit before siya mamatay. Still, hindi enough itong ginawa ni CML para makapanalo itong Omega Esports ng teamfight. Pero tingnan natin. Tignan natin! And Chrono ay kinasarali dito. Uy, nahuli lang yung Sven, pero maladrain doon sa gilid para kay Apu. Okay, and Mid-1 will still fall down. Tatlong hero sa lang ang matitira dito para sa Team SMG, pero makakuha nila itong si Snapfire. Tamang hampas lang si Tino dito. At yun nga, time dilation. Mamamatay yung Trend Protector. They want more, pero makakatakas naman yung two heroes ng Team SMG. Yun lang. Namatay, nakuha din yung streak ni, ano yan, ni JG. Sino nakakuha nun? I think yung Sven ata. Ah, si Nea 666. Ah, si Nea. Okay. 100 gold din yun, ah. Nakuha niyang streak na yun. Pero at this point, hindi talaga kinakaya ni Sven palagan itong si Faceless Void sa teamfight. Yes. Basta buhay si Snapper with this little shredder. Kahit... Talagang nagpunat. Ay, ano, tanggal po na talaga yung Sven, no? Kung tignan mo kasi si Sven, ang sobrang aga niya mag-pop ng Warcry. Sa tingin ko, dapat gagawa dito ni Midban sa kanya ata i-pop yung Warcry pag nag-lil shredder itong si Snapper. Hindi niya na-timingan yung kanyang ano, Warcry ng snap ng Lil Shredder. Kaya tingnan mo, nananakit talaga siya sa Lil Shredder. So, yeah. And the dahil doon, nananakit siya sa Lil Shredder, na-amplify lalo yung damage si Faceless din. Kasi, laging may follow-up na physical damage itong si Faceless Void dun sa Lil Shredder. Plus, minus, minus armor yun, di ba? Pero si JG, gumagala-gala na naman dito sa jungle area ng Team SMG. Pero 3 heroes from Team SMG nandito naman sa may kabilang dulo. Mukhang gusto lang nilang i-push out yung lane sa bottom lane talaga. Pipilit talaga ng Omega na i-pressure to. Alam niya at this point na si... Alam ni JG na yung dalawang support is kayang-kaya niya na 1-hit combo. Yung tatlong core lang dito ng Team SMG medyo mahirap. One combo. Siguro si Ember pwede, basta walang flame break. Medyo weird yung item dito ni Ember, ah. Going for Mantas actually. Mantas time? Ang debuff na dito. Pang debuff, pero hindi ko nga din sure kung anong debuff na dito. Totem dilation. Okay, huling nga dito itong Samish, pero resi attack magagamit niya just in time. Mamatay nga ba si Samish dito? Pumasok na nga si Nea 666 dun sa may taas, pero hindi natin masyadong makita na toss out lang itong si Nea 666. Pero nasa na hindi dinitignan natin, sir? JG, ma-hex nga rin dito. Mortimer Skidus, ikakasa na kaya sa likod. They still don't have this Chrono Spear, pero overgrowth dito just to delay. Mid-1 mukhang mamamatay pa ka rin dito. There's the toss, at na, duel pa nga dito. Another duel victory damage for Samish. Isa ang mamamatay at yung pinakamahalagang hero pa yung namalay dito para sa Team SMG, at si Ahu Nabura. Naglaho yung Lion. Grabe yung mobility dito ng Omega Esports. Walang problema yung Guardian Angel. Ay, ito walang dagger. Ay, walang dagger din eh. Sobrang dami lang pang initiate. And tutuloy-tuloy sila dito. Alam nilang si Sven patay. Wala pang BKB si Sven. Nahirapan siya pumalag dito sa... Ayun na, Kenros! Nga dito, nasamahan yung dalawang heroes. May follow-up nga ba? Let's see, may chaotic offering kakasangalan. Pero KB will still fall down. Naya 666 naman, makakapag-remnant out. And this will give itong Omega Esports yung chance na matransition to into a tower push. And mukhang set of tracks pa yata yung makukuha nila. Pero 4 heroes ang buhay sa Team SMG. How are they going to defend this one? At pula sa nga muna. There's the buyback from KP. Dalawa yung matatama ng Stormhammer dito. Oh, yun na mga Guardian Angel will be there. Pero dual damage hindi makukuha ni Samish. Doon naman sa likod na huli si Nea 666. Pero may ibang trabaho yung Omega dito sa may dulo. Gusto nilang i-dive yung Team SMG. Mid 1 kumakagat nang kumakagat yung time lock dito, pero tignan natin Samish. Oy, what's well, pero buhay pa rin, makakapag regen pa rin sa base itong Team SMG, pero wala na, dinadive na lang sila ng ganto-ganto. Dan, at least mamatay dito si Simeon, pero I don't think na may mamatay pang isa dito sa side ng Omega Esports. Ito Ember, tatry niya ata ang humahabol dito, pero halos lahat ng course dito or halos lahat ng heroes na buhay pa dito sa side ng Omega is medyo mataas pa yung HP.
Yun na nga, overgrowth. Nagamit na rin ba dito ang huli? Itong si Tino, yun nga lang. Sobrang bilis mag-pull down ng Mortimer's Kisses. Pero ito na nga, Blade Mail plus the duel. Mamamatay itong si Midwan and they want more. Naku po, si Nia 666. Mukhang wala yata siyang remnant out dito. Pinagahampas. Pero there's the Lion Finger of Death. Will not be enough. Buhay pa nga nilang matay sa baby girl. That pedestal. First the attack. Saving out itong si Tino. Buhay pa rin yung faces boy natin in KP. Mamamatay na rin dito. There's a buyback from Ronji. Pero wala na siyang magagawa. 3 heroes down for Team SMG. Grabe yung reset doon by Omega Ace. Omega Ace. Oh, hindi ko inaisip na mag-reset sila doon. Magpapalag pa rin sila. In the end, grabe yung mga press the attack dito ni LC. Lagi niya, sobrang crucial lagi na mga press the attack dito. Lagi niya di-dispin yung disable ni Sven, disable ni Lion, disable na si Ring Ching. Lagi on point yung mga press the attack dito ni Samage. Yabi. Ayaw, tingnan si Sven, hindi siya natatakot na magkano eh, no? Magsiga-siga eh. Kasi dami tama. Ding pang save sa kanya dito. Pwede din siyang itoss out ni JG lang din. Pwedeng i-cookie out lang din. Si Apo gawa ng paraan na. Lilikuran ba nila? Pero yun nga, Apo still delaying itong push ng Team Omega. Pero may set of creeps pa rin kasi may one whole wave of creeps sila dito. So, looks like makakapag-push pa rin sila. And si Apo, yun nga natunaw. Hindi ka balbon pero huli ka. And mukhang di na rin madi-defend. Isipin mo, sa sobrang early ng Omega E-Switch dito makakuha ng full set of rocks sa may baba tsaka sa may higit na. Sa mid lane. Di first tower pa yung SMG sa may top lane. Kailangan nila ayusin yung lanes dito kasi tuloy-tuloy na yung Mega nila. And Roshan is up. Pwede siguro nilang gawin to. Pero Chrono Spear kakasanga rin dito. Nahuli nga si Nia 666. Pero Mega magagawa basta dito. Chaotic offering. Gagamitin nila Nia 666. Will be alive. And KP. Tignan natin. Mahahabol nga nila. Tapos medyo nasayang yung Chrono doon. Kasi nasave lang din yung nahuli. So Clash once again mga kaibigan, 5 versus 5, mamatay yung net protector dito. That's a dieback, Guardian Angel, ikakasana nga rin dito. And GML, mamamatay nga rin dito. Earthspike, tatama dito kay Tino. Pero duel para kay Midwan, enough nga ba yung damage? Ako, matutunaw nga rin dito. And that's Lil Shredder, natutunaw nga rin itong si Nia 666. But Midwan, binabato na naman trance sa mukha dito. Time lapse, okay. Meron nga ba? BKB gagamitin ni Tino dito. Wants to go for a chase, pero eto na, KP, nandun lang din sa likod. Looks like parang it's over na to for Team SMG, Dan. Mukhang it's over na nga. Hindi pa rin kinakaya ni Sven. Kahit na wala ng BKB si Tino nung time na yon. And wala ng Chrono Sphere. Sa Mortimer Kisses. Oh, grabe. Searing Chains. Grabe yung punot ng Void. Gusto ko yung ginawa kasi ni Faceless Void. Kung tingin mo si Faceless Void, level 1 lang yung time dilation niya. Naka 2 attributes si Faceless Void, kaya pala sobrang kunat niya. Kung tino may HP niya dito, almost 3k na. 3k! Kami, 3k flat niya, di ba? 3k flat ata eh. Grabe mo. Kailangan pa ng more damage dito ng ano, Team SMG. Pero speaking of Roshan earlier, ito na nga yung objective na kukuhanin ng Team SMG. Kailangan pa rin yung secure dito yung Roshan dahil kung titignan mo, parang di pa rin ganun ka. Kumbaga, mahirap patayin si Tino, pero may chance na mamatay pa rin siya sa teamfight. Kung medyo ano, mag-overextend sila ng bagya. So, at least for dito, Omega Esports siya. Nakuha nila yung Aegis dito. And for Faceless Void, level 20 na rin ata siya. Anong kinuha niya kayong tag? Makikita natin. Captain, inaayos na din ng, ano, ng Team Omega. Kasi parang medyo mahirap kung 2-lane push yung gagawin nila eh. So, okay pa rin na disiplina pa rin. Mjolnir na yung ano, si Tino. For Mega Crips. But then, Mjolnir. Yun na nga. Ang, may Mindbreaker. Nakuha din dito na itong si Midwan. Di rin natin napapoint out. Kanina pa itong halberd ni LC. Which is, kanina pa rin nabubosit key speed. Hindi talaga siya makano. Yun yung sinasabi ko. Sobrang dali lang din i-kite na itong Sven na ito eh. So, all ultimates are now up once again. May agad yung Shiner si Wild, ha? So, meron na siya dito ang AoE na heal. Yabi.
it will all matter sa pagbato nila ng mga ultimates. Pero dito si Roji nasasaktan sa gilid. There's the toss. Mamamatay yung Trend Protector. Pero dito sa likod, si ML. Napitas ng Allen Halbert. Gagamitin on to mid one. Pero dito na si Tino. Yung Faceless Void. Chronosphere will be there. Dalawa yung tatamaan dito. Pero tingnan natin, mamamatay pa rin yata yung Sven dito. At ito naman sa likod, may sariling trabaho si Sam H. Do well on to KP. Pero the damage will not be enough. Mabubuhay pa rin yung Omni Knight. Pero dito sa kabilang dulo, Nea 666. Mamamatay. And they will call this GG para sa game 1 natin for BTS Pro Series. Omega Esports! Taking this game number 1, napaganda nung huling chrono dito ni Faceless Bird. Nasa kanto si Omni Knight, kaya hindi na Guardian Angel itong si Sven. Nasa kanto rin si Sven, kaya talagang no way para masagip itong si Sven sa Clash 9. Napakahusay by Omega Esports. Yung teamwork nila dito, kung paano nila tulungan yung isa't isa para walang mamatay sa team fight, yung sustain, yung presti attack dito ni Samage, sobrang clutch lagi. Oh, yung explosive na strike dito ni Tiny, nakita natin, di ba, 10-0 siya, 10-0. 17 minutes. Same with ano, same with Tino, 10-0 nga rin siya. So, hindi talaga nila napahirapan itong si Faceless Void. And also, we have to point out yung usage nila ng mga ultimates nila. Tama. Sobrang ganda. Lalo na yung Chronosphere. And yung Mortimer's Kisses ni Shang, sobrang daming nagagawa. Plus yung Chaotic Offering pa. Diba? Tama. Gusto ko rin yung, yung ginawa ni Tino na level 1 lang yung time dilation plus nag 2 attributes. Kaya sobrang punit niya sa teamfight. Hindi siya napalagan ng spec. Kahit nasabi mo may heaven degree. So, well played. Aside well played. Yep, well played indeed for Omega Esports kahit na meron silang stand-in, no? Mm-hmm. Sa mga ka-tune-in lang dyan, wala po si Mac. And si JG yung nag-stand-in sa kanila, yung Tiny. And sobrang ganda ng performance ni JG for this game. And let's see kung matu-2-0 nga ba nila itong Team SMG. So abangan niyo yan guys, pnxbet.com. And use our promo code LUPON, WXC upon registration. Kami magbabalik ni Dan, makakasama niyo pa rin kami for Game 2. Huwag kayong nga alis. What's up, mga sir?